Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Isa? Dalawa? Tatlo? Handa na ba kayo? Tara na! Palawakin ang kaisipan, palakasin ang katawan para sa magandang kalusugan. Ating pag-aralan, edukasyong pangkalusugan para sa ikalima at ika-anim na linggo ng unang markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa wastong gawi sa pagkain upang maging malusog. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na maipamalas ang pagkaunawa sa tamang oras ng pagkain. Matukoy ang mga masustansyang pagkain at maibahagi sa kapwa at pamilya ang wastong gawi sa pagkain at mga natutuhang kaalaman ng wasto, masaya at may pagpapahalaga. Tingnan ang mga larawan. Papaya, kanin, tinapay, mga gulay, isda, at saging. Sagutin ang mga katanungan. Ano ang masasabi mo sa mga pagkain na ito? Kumakain ka ba ng mga ganitong pagkain? Sino-sino ang mga kasama mo tuwing kumakain? Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahing mabuti ang sitwasyon sa loob ng kahon. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Isang araw ay nagtungo ang magpinsan na si Thalia at Stella sa kaarawan ng kanilang kapitbahay. Masaya sila habang nagmamasid sa paligid. Maganda ang ayos at napakaraming pagkain. Kumuha ng pagkain at maiinom ang magpinsan. Cake at soda ang kinuha ni Stella, habang si Thalia ay pinili naman ang kanin, pritong isda at juice na may halong hiniwang prutas. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil nakasali pa sila sa mga palaro. Sagutin ninyo ang mga tanong. Una, sino-sino ang magpinsan sa kwento? Ikalawa, saan nagtungo ang magpinsan? Ikatlo, ano ang ininom at kinain ni Stella? Ikaapat, ano naman ang ininom at kinain ni Thalia? Ikalima, sino sa dalawang bata ang uminom at kumain ng masustansyang pagkain? Sa bawat kagat, tamang pagkain ang dapat. Kumain ng agahan, tanghalian, at hapunan sa tamang oras. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Pakinggan natin ang usapan ng 3 batang babae. Elsa, natutuhan ko kay Ma'am May na dapat maghugas ng kamay bago kumain, umupo ng maayos at magdasal bago kumain. Tama iyon, Lovie. Ang turo naman ni Sir JP,
magsabi ng pakiusap o pakiabot kapag nagpapaabot ng pagkain at iwasang magsalita kung may laman ang bibig. Ang turo naman ni Sir Ethan sa klase namin, kumain ng dahan-dahan upang malasahan ang pagkain at kumuha lamang ng may tamang uri at dami ng pagkain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pakinggan ang mga sitwasyong babasahin ng iyong magulang o kasama sa bahay. Sa sagutang papel, isulat ang salitang tama kung wasto ang gawi sa pagkain upang maging malusog at mali kung hindi. Una, naghugas ng kamay si Monica bago siya kumain. Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling! Ikalawa, dali-daling isinubo ni Tomas ang nakahaing pagkain kahit marumi ang kanyang mga kamay. Kung ang sagot nyo naman ay mali, mahusay! Ikatlo, magalang na nakikisuyo si Daniel sa kanyang nanay upang ipaabot ang pinggan na may lamang ulam. Kung ang sagot ninyo ay tama, tumpak! Ikaapat, puno ng pagkain ang bibig ni Nicole pero tuloy pa rin ang imik niya kaya nalalaglag ang pagkain sa mesa. Kung ang sagot ninyo ay mali, mahusay! Ikalima, ang mag-anak na panaligan ay nagdarasal bago at pagkatapos kumain upang magpasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap sa araw-araw. Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling! Para naman sa ikatlong gawain sa pagkatuto, tingnan ang mga larawan. Lagyan ng check kung ang larawan ay mabuting pagkain sa almusal. At X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, gatas. Ang sagot ay check. Ikalawa, pritong isda. Ang sagot ay check. Ikatlo ay fries. Ang sagot ay ekis. Ang ikaapat ay kanin. Ang sagot ay check. Ikalima ay candy. Ang sagot ay ekis. Para sa ikaapat na gawain sa pagkatuto, isulat sa sagutang papel ang aking pangako at papirmahan ito sa magulang o kasama sa bahay. Aking pangako, wastong gawi sa hapagkainan, sa loob ng isang araw, dapat isakatuparan. Gagawin ko ito araw-araw nang ako ay magkaroon ng wastong gawi sa hapagkainan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang lima, kopyahin ang mga plato sa sagutang papel.
Iguhit sa plato ang mga masustansyang pagkain na gusto mong kainin para sa agahan, tanghalian, at hapunan. Para naman sa ika-anim na gawain sa pagkatuto, isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang gawi sa pagkain at mali kung hindi wasto. Una, nagsasabi ng makikiabot kung may gustong ipaabot. Ikalawa, nagsasalita kahit puno ang bibig. Ikatlo, humihigop ng sabaw ng malakas. Ikaapat, nagdarasal bago kumain. At ikalima, kumakain lamang na may wastong uri at dami ng pagkain. Para naman sa ikapitong gawain sa pagkatuto, iguhit ang bilog kung ang pangungusap ay wasto at tatsulok naman kung hindi. Una, ang pag-inom ng gatas ay nakapagpapalakas ng katawan. Ikalawa, kumain muna ng tsokolate bago kumain ng tanghalian. Ikatlo, mag-almusal muna bago pumasok sa paaralan. Ikaapat, kumain ng mga prutas at mabiberdeng gulay. At ikalima, ugaliing kumain ng junk foods at uminom ng soft drinks. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 8, piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa sagutang papel. Una, aling pagkain ang dapat kainin sa almusal? A. Burger, B. Pizza, C. Kanin at itlog, D. Cake at tsokolate. Ikalawa, alin ang angkop sa almusal? A. Itlog, B. Candy, C. Potato chips, D. Soda. Ikatlo, anong pagkain ang dapat kainin sa tanghalian? A. Adobo at kanin, B. Cake at candy, C. Sorbetes at soda, D. Fries at burger. Ikaapat, aling inumin ang angkop sa mga bata? A. Gatas, B. Kape, C. Soda, D. Juice. Ikalima, alin ang dapat kainin sa hapunan? A. Pansit, puto at kape, B.
Kanin, gulay at prutas. C. Candy, isda at kape. D. French fries at coke. Bilang pangwakas na gawain, sa isang papel, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng wastong gawi sa hapagkainan. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!